Santiago, ang inyong kapusong totoo. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang epekto ng mga panunukso o bullying sa mga kabataan. Ito ang nararanasan ngayon ng 15 taong gulang na si Buyan mula sa bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. 6 na taon siyang natigil sa pag-aaral dulot ng mga panunukso. Tunghayan niyo po. Mata pa lang, tampulan na ng tukso sa paaralan si Roland. Buyan o malaking ilong ang tukso sa kanya ng mga bata. Naging palayaw man niya ito, tila mas mabigat ang kirot na dulot ng mga salita kaysa sa bukol na 15 taon na niyang pinasan mula pagkabata. Dahil dito, ilang taon din siyang natigil sa pag-aaral. Hindi niya rin kasi lubusang naipipikit ang mga mata na nagdudulot ng pagluluha at hirap sa pagbabasa. Ang kanyang mundo naging singliit na lang ng 4 na sulok ng kanilang kubo. Noong pinanganak siya, meron na po yung ganyan. Siyempre po na nalulungkot kami dahil tinutukso. Siyempre masakit ng kalubang ko. Sa pagtatanim at pagbibenta ng mga gulay, binubuhay ng ama't ina si Buyan at 5 pa niyang kapatid. Ngayon siya ang pinakakuya ng mga kaklase sa 3rd baitang. Sa pagbasa, nahihirapan siya kasi baka hindi niya nakikitang malinaw yung mga binabasa niya. Tinutulong ko po siya kapag may tumutukso sa kanya. Ipinasuri namin sa doktor si Buyan. Iyon ay isang congenital problem na pinanganak sila na gano'n. Ang tawag namin doon is nasoethmoid meningocele, no? May butas doon sa buto, no? Kaya doon lumalabas ngayon yung tinatawag nating meninges o yung covering ng brain. Ayon sa doktor, hindi man mabilis lumaki ang bukol, sa gabal ito sa paningin ng binata. At maaaring magdulot ng infection dahil hindi niya ito lubusang naipipikit. Magda-dry up yung kanyang cornea, no? Pwede natin i-refer sa isang plastic surgeon para i-reconstruct yung ilong niya at siguro pwede na rin yung eyelids para may pikit niya mabuti. Sana po tulungan niya akong gumaling. Sa tulong ng neurosurgery, maaaring maisara ang butas na pinagmula ng bukol ni Buyan. Isang reconstructive surgery naman, plastic surgery, ang kinakailangan din niya para matanggal ang bukol at maiwasan ang infeksyon sa kanyang mga mata. Maraming salamat po kay Dr. Cesar Bernabe na sumuri kay Buyan. Kung nais po ninyong tumulong sa kanya, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.